Sa ngayon, pinapanday pa lang nila. Oh, lalim na. Pinapanday. Coco Martin. Hello, everyone. Hello, hello, and welcome to our episode this week. And meron tayong pag-uusapan ngayon na... Special video. Marami nagtatanong kasi. Gawa na lang tayo ng video kaysa sagutin natin isa-isa, di ba? Yes. So, pag-usapan natin ngayon ay yung prize bonds. Yes, tama ba? Yes, prize bonds. Okay. If you have been reading the newspapers and online news, makikita nyo ito yung mga prize bonds. So, ano ba yung prize? Well, una muna, ano ba yung bonds? May video na tayo dyan. Pero, in short, ang bond ay pautang. Pautang. Yeah, so, pag sinabing government bonds, ibig sabihin yung government, kailangan nila ng pera. Mm-hmm. Instead nagpautang na, sila. Instead na mag-print ng pera sa Banko Sentral. Na inflationary. Kasi, na-affected ang inflation ay... Sinasabi na lang nila na uutang kami. Pautangin nyo kami ng pera. Oo, so mga pagkonto ng mga project, mga ganyan, or minsan hindi pa nakakakolekta, tapos kailangan ng pera. So yan, nangungutang gobyerno. So government bonds. Government bonds. So ang government bonds, pag umutang ang government, meron niyang binibigay na interest rate. Kung magkano yung kikitain mo na interest. Mm-hmm. Yung ibang interest dyan, ang bigay nila, yung iba semi-annual, meaning twice a year, yung iba naman is quarterly. Mm-hmm. Pero yung mga one-year bond, yung mga, kumbaga, in one year matatapos na yung bond or ibabalik nila yung capital sa inyo, usually yung mga one-year bond, wala yung interest rate. In-issue nila yan at a discount. So for example, kunwari lang, no, basihan natin ko rin, 1,000 pesos. So kung bili ka ng 1,000 pesos na bond, mabibili mo yun at a discount. So for example, sabihin natin 950 pesos lang. Oo, 950 lang. Tapos bibili siya 950, tapos ibabalik sa'yo 1,000. Yeah. Ah, so kumita ka. Oo. So since government bonds, very low ang risk mo kasi syempre very kung risk, kung dahil... kinapos ng pera ang government, doon sila magpi-print. At saka wala namang they can print money, of course, as a super super last option, or of course government have taxing power. So yung mga binabayaran yung tax, income tax, whatever tax, ayan, magbabayad ng gobyerno. So practically walang gobyernong nagdi-default. Although recently meron, pero in very theory, low risk, in theory hindi yan. Okay. So, balik tayo doon sa prize bond. Prize so, this bonds. Is a government bond. Issued bond. Government issued bond. Ng Bureau of Treasury. At malapit na. So, hindi pa siya available? Hindi pa. So, sa ngayon, pinapanday pa lang nila. Lalim na. Pinapanday. Coco Martin, panday. they're still finalizing yung details in terms of reference ng bond. But, by and large, nakakuha kami ng information directly from the Bureau of Treasury. Okay. Yeah. So, anong sabi nila? Ang sabi nila, okay. So, itong mga bond na to, usually, ano to, one year lang yung term. One year lang. One year lang yung term ng bond. So, kung bumili ka, you get your money back. After a year. Now, ang maganda sa kanya is that you can invest for as low as 500 pesos. 500 pesos lang. Okay, 500. Sige. Pwede ka na mag-invest. So, yung mga tipo nag-iisip na gusto mag-invest ng mas mataas sa savings, yun, you can go for this one. Now, ang interest rate nila, naka-peg siya sa one year na bond ng government. But which as is... of, ano, as of yesterday, which is November, ano ba happened? Basta recently. Recently, no? Yung pinaka-recent. As of pinaka-recent natin, nasa 3.5%. So, pag nag-invest ako ng 500 pesos, kikita ko ng 3.5% after one year. Mm. Okay, so that's it, pero meron siyang interest rate na ibibigay. Usually kasi 'di ba nabanggit natin yung mga one-year bonds, binibili mo siya at a discount. Uh-oh. Itong special bond na to, yung prize bond, nagbibigay siya ng interest rate. Yan, either so, hindi wala siyang discount, pero meron siyang interest rate. Yes, mabibigay siyang interest rate. Either quarterly or semi-annually ang bibigay niya. Tapos, you can buy it. So, kung gusto mo mag-avail, you can buy it through yung mga state-owned banks like Land Bank of the Philippines, yung DBP, yung Development Bank of the Philippines, or yung mga ibang private banks. At online, pwede rin. Ah, talaga? Pwede rin. May maximum ba? Wala. Lalo na sa mga OFWs, maganda to. Pero again, yung terms of reference, yung detalye is fina-finalize pa nila. So, for the coming days. Nabalita ako parang may 1 million na price, kaya siya prize bond. Ano ba yun?
Yeah, you can win as much as 1 million pesos. So, kumbaga, may special draw. Pwede kang manalo ng 1 million. So, may special raffle may special at the end raffle. Of the 1 year. 1 million and other prizes. Hindi pa lang sinasabi kung at the end of 1 year. So, basta panigurado, merong mananalo. So, ako... O, diba? Nag-invest ka na. May chance ka pang manalo. How lucky can you get? So, kunwari, ako meron akong pera na... kailangan ko in the short term but yes. I want to earn more than the a savings account. Oh, kasi savings account mo nasa 0.5 lang. Ito 3.5. So kumbaga practically 7 times ang makukuha mong interest. So pwede ko siyang i-invest diyan sa prize bonds. Pwede. And then kikita ko ng around 3.5%. Although hindi pa final yung 3.5%. Pero indicative yan. Indicative. More or less on that area. So, doon sa in-invest ko na pera, I also earn raffle entries, quote-unquote, no? Na at the end of the 1 year term, magpapa-raffle sila. Hindi nila sinabi kung at the end of 1 year. Pero siguro, actually, ang takbo kasi nila parang 3 weeks lang eh. 3 weeks lang ang takbo ng issue. So after 3 weeks magsasara na. So maybe after 3 weeks titingnan nila kung sino manalo. But pihado is of course before the 1 year end may manalo. May mananalo sa lab. So pangarap ano ito? Pangarap kong jackpot. Pangarap kong lotto. So in a sense, this is a good place also to put your money in the short term. In the short term. And lalo na, as we always say, sa mga investments natin, watch out for your liquidity. Kasi tatanong baka pwede nung matanong na, okay ba mag-invest dito? Remember na 1 year to ang investment na to. So, ibig sabihin, kung halimbawa, isipin ninyo, kung kailangan mo yung pera within 3 months or 6 months, huwag nyo ilagay yan. Kasi 1 year ang antayan. So, yung pera na sigurado kang hindi mo kakailanganin, sa loob ng isang taon. Yun ang pwede mong invest. Pati yung emergency fund, huwag nyo ilalagay dito. Kasi, paano pag bigla nagka-emergency, di ba? So, kahit na mag-rally ka sa harap ng Bureau of Treasury Office, hindi bibigay sa'yo yung pera. Although, since government bond naman, pwede namang ibenta. Kaya lang, ang problema mo lang doon, number one, complicated is, pa yun eh. Kung may bibili. Or kung baka mamaya, pag binenta mo siya, baka palugi. So, wag na lang. Better yung mga... Yung ganung mindset. Yung mga funds nyo na talagang nakapeg for short-term investments, yung mga ilalagay sa mga fixed income funds. Ay, 1 year ko pa kailangan to. Diyan yung ilagay. That's it. So, I guess that's it. No? Siguro we will update them with kung meron ng mga, ano ba tawag ko doon? Implementing rules and regulations. Mga bagong details. Bureau of Treasury's prize bonds. May bonds ka na, may interest ka na, may premyo ka pa. Potentially. No? Okay, so I guess that's it. I hope may natutunan kayong bago dito sa aming video. So, please like this video and share it to your friends. And don't forget to subscribe to our channel. Right, so see you next week. Bye-bye.